Well, happy Independence Day sa ating lahat. 124 years ago, ang mga rebelding mga sundalo na sina Emilio Aguinaldo ay nagproklama sa Cavite ng kasarinlan ng buong Pilipinas mula sa Spanish rule that after more than 300 years, nagtagumpay siya sa ginawa niyang ito. In fact, naging symbolic at hanggang ngayon kinikilala natin ang momentous event na ito sa ating kasaysayan. Pero alam nyo, nagtagumpay siya nung June 12 na ito, and because of that, mid-August, halos wala na mga Spaniards sa ating bansa. Pero ang tanong, si Aguinaldo nga ba talaga at ang kanyang mga sundalo ang talagang nagpaalis sa mga Espanyol? Well, sa kasaysayan, alam natin na may nangyaring Treaty of Paris noong December 10, 1898, formal itong nilagdaan ng Amerika at ng Kingdom of Spain. At it appears na tayo officially ay sinid or binenta at binigay ang karapatan na pamunuan tayo sa halagang 20 million US dollars. Ito ay naratify ng US Senate ng 1899. So mukhang malaya na talaga tayo until we see that ang talagang nasa likod ay ang dalawang superpowers na ito na nagkaroon nga ng usapan. Eh syempre, alam natin na nagkaroon ng Filipino-American War, hindi kaagad pumalag ang mga Pilipino, but noong 1904 ay officially nasa kamay na tayo talaga ng mga Amerikano. You see, ganito yung politics, no? Kahit sa gera. It is common na may mga tao na akala natin sila yung mga dahilan bakit ganito, pero ang totoo ay merong mga real powers na nasa background. Sumikat si Emilio Aguinaldo, pero alam natin may mga higante pala sa likod na nag-uusap na, and that is the Spain at ang US. Alam nyo mga kapatid, in this world that we call Christian discipleship, the same is true. Ang high standards at ang high impossibilities natin na iniisip natin na paano kaya ang Kristiyanong ito nagawa niya? Bakit napakagaling niya? Bakit nagawa niya ang ganitong kabanalan na napakahirap gawin ng isang ordinaryong tao? Well, the truth is, akala natin na nakikita nila ay si Emilio Aguinaldo. But there are real powers that be. At sa Christian discipleship, ang tunay na kapangyarihan na nasa likod ay hindi ang kagalingan ng Kristiyano o ng pastor o ng sino man discipler. It is actually the power of God. Kaya dito sa Luke chapter 17, ibubulgar ni Kristo ang pinakasikreto ng Kristiyano. Paano tayo magkakaroon ng kapangyarihan para magawa natin ang napaka-imposibleng inuutos ng Panginoong Jesus sa atin. Let me read to you the inspired, inerrant, infallible Word of God. Luke 17, 5-10. The apostles said to the Lord, "Increase our faith." And the Lord said, "If you had faith like a grain of mustard seed, you could say to this mulberry tree, 'Be uprooted and planted in the sea,' and it would obey you. Will any one of you who has a servant plowing or keeping sheep say to him when he has come in from the field, 'Come at once and recline at table'? Will he not rather say to him, 'Prepare supper for me and dress properly and serve me while I eat and drink, and afterward you will eat and drink'? Does he thank the servant because he did what was commanded? So you also, when you have done all that you were commanded, say, 'We are unworthy servants. We have only done what was our duty.'" Ito po ang salita ng Diyos. Magpasakop tayo. Well, si Luke sa ating pinag-aaralan, sinusundan niya yung different teachings ng Panginoong Jesus sa mga different audiences habang naglalakbay siya sa Jerusalem. Napakahaba nitong trip to Jerusalem na ito, no? Luke 9 hanggang sa 18 or 19, dun palang matatapos yung journey niya. So sinubaybayan ito ni Luke para i-emphasize ang theme ng discipleship, na habang sumusunod sila sa paglalakbay ni Kristo ay nagtuturo siya about Christian discipleship. Well, he's now at the point na ang pinag-uusapan ni Kristo ay ang patungkol sa kanya mga disciples, at nire-remind niya,
Bilang mga alagad ko, may kakaiba kayong mga tungkulin. Huwag niyong ikumpara ang sarili niyo sa mga taong hindi ko disipulo. May iba akong standard sa inyo. And of course, the question ay, bakit kaya? Bakit kaya sinasabi niya, iba ang standard ko sa inyo? You know, because from Luke 12, nagpapakawala na pala itong si Jesus ng matitinding mga katuruan na tila may patama sa isang specific particular group na continuously nakikinig sa kanya, yet persistently nagre-reject sa kanya. Wala nang iba kundi ang mga Pharisee. So, he gave many warnings through his now famous parables. Have you heard sa chapter 12, yung the rich fool na nag-imbak na nag-imbak? Tapos sabi ng Panginoon, tonight your soul, I will require it to you. Saan mapupunta ang lahat ng ito? How about yung sa Luke 15, the prodigal son? Masyado tayong na-emphasize sa prodigal son, pero ang emphasis din ni Kristo doon ay yung elder brother. Guess what? Sino yung elder brother doon? The Pharisees. Pati yung rich fool, dito yung Pharisees. How about yung rich man at si Lazarus? Again, napofocus tayo kay Lazarus, pero ang rich man na punong-puno ng pagkaganid, na walang compassion sa mga taong nasa paligid nila, are these Pharisees. And come, chapter 17. Yan ang mga Pariseo sa chapter 16, chapter 12, chapter 14, chapter 15. They were the rich fool, the elder brother, the compassionless rich man. And now, sa chapter 17, Jesus wants to warn them. Ito kayo. Hindi nyo dapat gayahin ang mga to. Ang mga Pariseo, they are hypocrites because they lead people to hell. For Jesus, sila yung pinakakalaban ng Diyos at ng Ebanghelyo. Mabisa nilang napapaniwala ang mga madla. Pero, pag sila ay sumunod sa mga Pharisees, they became worse kaysa sa dati nilang kalagayan. Kaya sabi ni Kristo, wag na wag kayong matutulad sa kanya. Kaya itong mga taong ito, no? Katulad daw sila nung rich man ng Luke 16. Akala nila malapit sila sa Diyos. Ngunit sa judgment day, magugulat sila. Malayo pala sila kay Abraham. Hindi pala sila tunay na anak ni Abraham. Sila ay nasa impyerno. So Jesus exposes the doctrines, the conduct, the destination ng mga Pharisees at sabi niya, huwag niyong gayahin. Bad example ito. Sa chapter 17, pumunta tayo sa good example. Ito ang gagawin ninyo mga disciples kung ayaw nyo maging Pharisees. Ito yung behavior ninyo. And remember, these duties are so distinct, they are so anti-Pharisee, they are so countercultural, so against human nature. Pag kayo, tinawag kayo, napaka-Pariseo mo naman, magugustuhan mo ba yan? Hindi. Anong gusto mo? Yung hindi ka Pariseo. Now, Jesus is telling you, ayaw mo ba maging Pharisee? O eto ang dapat mong gawin. Eto ang conduct ng mga hindi Pariseo. At ano sila? Sabi ni Kristo dito, it was so against human nature that even the best of men, not even the best of men can follow them. At ano yung napag-aralan natin last week sa verses 1 to 4? These disciples, their first duty is to keep others away from sin. How? Do not cause others to sin. When they sin, you rebuke their sin. And then when they sin against you as your brothers, you forgive their sin. Now the question is, madali, di ba? Of course not. No way. Ang tao, gusto niya yung kasalanan. Gusto niya. Mahal niya yung kasalanan. He wants to be with sin always. But there are things na hindi niya gustong gawin sa kasalanan. Kahit gusto niya yung kasalanan, ginagawa niya, pero ang ayaw na ayaw niya sa kasalanan ay yung mga binanggit ni Kristo sa verses 1 to 4. Ano yon? Ayaw natin na tayo ay hindi naglilid sa mga tao sa kasalanan. Ayaw din natin nagre-rebuke sa kasalanan. Ayaw nating pinapatawad ang kasalanan. Gusto natin ang kasalanan but we don't want to forgive sin. Ang sabi niya, ito mismo ang tungkulin ng kanyang mga alagad. While these people on earth, they lead people to sin, kabaligtaran sa disciple. While men would rather be silent about your sin, the true disciple will rebuke your sin. Of course, with love and grace. And so, while others do not want to forgive sin, you as a disciple, you ought to forgive the sin of your brethren. Now, the disciples knew kung gaano kahirap to.
They knew kung gaano na hindi madali ito. Kaya for the first time sa kasaysayan, we will hear these disciples asking something from the Lord na kakaiba. We will see them later on. They will ask Jesus, Lord, tawagin na ba namin ang apoy mula sa langit dahil sa mga impenitent na mga Samaritans na ito? Lord, pwede ba kami makimarites? Sino yung nag-betray sa'yo? Marami silang mga tinatanong sa Panginoon, pero tila baga dito tumama sila. Here the disciples appears na tama yung tanong nila. Why? Because nasagad na sila. Alam nila yung sinasabi ni Jesus, nasagad na yata sila sa spiritualidad nila at kabanalan nila. They can't help but to interrupt Jesus. Jesus has pushed them beyond their limit. They now ask for the help of Jesus. At ano ang ginawa nila? Lord, time out. Pwede na ba kaming sumuko? Please, listen to us. Dagdagan niyo po yung faith namin. Increase our faith. And translation, they understood what Jesus was saying. Jesus was asking them something mula sa kanila na hindi matatagpuan sa mundong ito ang anumang kakayahan para magawa ito. There is no power on earth that can accomplish verses 1 to 4. Who can accomplish na you will not cause others to sin? You will rebuke the sin of others. You will forgive the sins of others. The disciples understood it, lalo nung narinig. 70 times 7, patatawarin ko? They cannot do it. But they realized they needed to rely not on their power. They now have to rely on the power of God. And the answer is, or question, Lord, increase our faith. They need more faith. So that is the message sa umagang ito. It is when we rely on God's power that we overcome the sins of others and of ourselves. Kapag tayo ay nagre-rely sa kapangyarihan ng Diyos, doon talaga natin nagagapi at nagkaka-chance labanan ng kasalanan, pati yung sarili natin. It is where we can rebuke the sins of others. It is when we cannot be the cause of the sins of others. It is when we can forgive the sins of others. Alam niyo kung ano yung ironic dito? Dito tinawag sila ni Luke na apostles. On the very moment they saw and understood yung kanilang deficiency at inadequacy, doon sila tinawag na apostles. E paano hindi mo makikita yung deficiency mo? Sabi ba naman ng teacher mo, you forgive limitless or boundless, 70 times 7. Therefore mga kapatid, a message na to is reminding us in the disposition of our duties as Christians. Ang commandments ng Panginoon sa iyo, they are so high, they are so impossible to obey if you use your own powers. If you will rely on yourself. But, dito sabi ng mga disciples, by faith, by God's power, you can forgive. You can accomplish itong mga inuutos ng Panginoon. Not only to forgive, but we can do all those things na inuutos ng Diyos. So dito, let us ask our text, how does a disciple rely on God's power in the disposition of his duties? May dalawa, no? First, to have faith in God increasingly. And secondly, to be faithful to God with all humility. So kapag yung dalawa na yan, it appears, it shows na that is how you show na nagre-rely ka talaga sa power ng Diyos. First, sa verses 5 to 6, prayer, no? Nag-pray sila or kinausap nilang Panginoon, increase our faith. The apostle said to the Lord, increase our faith. And the Lord said, if you had the faith like a grain of mustard seed, you could say to this mulberry tree, be uprooted and planted in the sea, and it would obey you. So it is instructive to know, no, that the disciples did not reply to Jesus that forgiving 70 times 7 was impossible. Eh, sa akin, very insightful ito. Alam niyo bakit hindi sila nagsabi, kung ako yun, di ba, o yung Pilipino, nung sinabi forgive 70 times 7, sasabihin natin, imposible yan. Sino makakagawa niyan? But you see, the disciples, they did not ask or tell Jesus, imposible po yan, Lord. And they were right. Alam nila may makakagawa ng 70 times 7. It was not impossible. And it will happen even in history, and it has happened many times in history.
It may be impossible to them, but they knew mayroong isa na hindi ito imposible. It is doable, but not by their own power. It is doable because of the power of God. And we all know, this has already been happening to God Himself. E nagpapatawad siya ng 70 times 7. And Jesus will do the same. And the disciples should do the same. Yeah, kaya nung marinig ng mga disciples kung gaano kahirap yung duty nila, hiniling talaga nila yung tulong ng Diyos. They did not ask for more love. Lord, patawarin ko pala. Bigyan mo ako ng dagdag na pag-ibig. Hindi sila naghingi ng more patience. Hindi sila naghingi ng more understanding sa kanilang mga brethren. You know what did they ask? They ask for more faith. At sa Greek, pautos, imperative, prosthetemi. And that means to add, supplement, to grow, to develop. Ibig sabihin, meron na silang faith. Kailangan madagdagan na pagtanto nilang hindi sapat. Hindi sapat na sila'y nananatili sa kanilang kinalalagyan, sa kanilang pambihirang tungkulin. Yun ay isang bagay na di likas sa tao. Magtama ng kasalanan, magpatawad ng kasalanan. Now, the Greek points to the fact that the disciples have already a resident faith. Ang kailangan nilang gawin, i-cultivate nila ito. Kaya nung sabi ni Jesus sa mga needy disciples na to sa verse 6, ang sabi niya, if you had faith like a grain of mustard seed, you could say to this mulberry tree, be uprooted and planted in the sea and it would obey you. Now, ano ba itong mustard seed? We all know, ang mustard seed is the smallest seed being planted in the gardens of Israel during that time. Alam natin, may liberal interpretation dito, mali daw si Jesus, but you see, Jesus was just trying to tell na ito yung smallest seed nung sa panahon nila. And it becomes a bush na lumalaki sa mula sa maliit na seed na to, imagine nyo, 12 to 15 feet ang taas at ang kanyang lapad. So, sa madaling salita, pinapakita dito ni Jesus, no, yung amazing na itsura at magagawa ng full-grown na mustard. Mas mula sa maliit, magiging giant. At ito ang matindi. It can uproot a mulberry tree. Sa mga ibang mga gospel writers, ang nakalagay ay mountain. You can say to this mountain, be uprooted and be thrown to the sea. Pero ewan natin bakit si Luke ang kinuha niya mulberry tree. Well, si Luke ang ginawa niya, or sycamore or sycamine tree. Ito yung mga Jewish rabbis, meron na silang kasabihan. So may kasabihan pala mga Jewish rabbis na itong mulberry tree, it is so vast at meron siyang tenacious root system na halos hopeless kung tatry mo siyang i-uproot. Tatry mong bunutin. So kumbaga, ginawa ni Jesus, kumuha siya ng isang tree na, by the way, alam niyo, umaabot to ng 600 years sa mga mulberry tree doon sa panahon nila, yung mga black mulberry tree. And even the Mishnah even prescribed that it could not be planted 75 feet from a cistern. Doon sa parang well nila, hindi pwedeng malapit masyado kasi sobrang tindi, complicated ng root system. So in other words, sa sinasabi lang dito, formidable ang mulberry tree, hindi pwede kahit magtulong-tulong ang mga tao, but according kay Jesus, it will take only a faith the size of a mustard seed to uproot it. Impressive. Eh mga Hebrew, di ba? Yung language nila very vivid, very concrete ang language. Ganito daw ang kayang gawin ng tunay na may pananampalataya, genuine ang pagtitiwala niya sa Diyos. Kakayanin niya yung imposible sa ibang tao. So therefore, mga kapatid, the point is that the disciple will not be able to fulfill all the duties given to him by God except only by faith. Ito yon yung mga tungkulin, yun yung mulberry tree. Hindi mo magagawa ang mga inuutos ng Diyos sa'yo by your own power. Kaya nung sinabi niyang forgive 70 times 7, talagang sa sarili nila, they knew they cannot do it. Hindi niya magagawa mga imposibleng bagay sa sariling lakas. Kaya mo bang mag-rebuke, mag-forgive? Napakahirap yan, hindi tayo komportable dyan hanggat maaari gusto nating manahimik. Ganyan ang buhay Kristiyano. Mula pa simula hanggang wakas,
Paul called it walking by faith. And walking by faith ay hindi ito madali. You know why? Because every fiber that runs in our body shouts and convinces us to live our lives by sight. Ayon sa nahahawakan natin, ayon sa nararamdaman natin, gusto natin ang buhay natin, kalkulado natin, sigurista tayo pagdating sa buhay na ito dito sa lupa. Kung ano lang ang nakikita natin, ano nararamdaman ng mga senses natin. This is how we naturally live. And admit it, we like it. We like security. We like to be safe always. And you know, in history, we are the safest people who ever live in this in history, yet we are the most panicky. Hindi yung lumilipad. Tayo ang pinaka nagpapanik, you know, because the more na nagkakaroon ka ng paraan to secure yourself bilang taong makasalanan at bilang mundo na hindi perfect, wala naman talagang tunay na safety, what happens is nagiging dumadami yung mga fears natin. The more na nagkakaroon ka ng mga safety nets, mas dumadami na dadagdag yung fears natin. And what happens kapag nadagdag yung fears natin, we want to be more secure and to be more secured. And you know, sabi nga nila, security and safety is just like the Holy Grail. And like the Holy Grail, you can never achieve it. You can never have it. So dito, we walk by sight. Ito yung simbolo ng pamumuhay na sa mundong ito na kayang gusto lamang yung nararamdaman because it gives us the sense of safety and control. But sadly, this world has a disappointing way of reminding us that we are not in control. In fact, we were never in control and we will never be in control. But the truth is this, dito lamang sa mundong ito, may isang kakaibang reality. Ang reality dito is may mas mahalaga pa sa living by sight. At alam nyo kung ano yun, living by faith. Ito yung mundong pang-espiritual. Sa mundong pang-espiritual ng mga disipulo, hindi uubra ang pakiramdam. Ang uubra lamang ay faith, pananampalataya. In fact, sa Christian life, this is what will keep you alive. Ang sabi ni Paul sa 2 Corinthians 5:7, "For we walk by faith, not by sight." In other words, Paul operates his life and ministry not by the power of his senses, intellect, and wisdom. He needed the power of Christ's grace and mercy. We understand, kailangan natin gamitin ang senses natin. We should not be unreasonable and ignorant. Gagamitin natin ito because that is part of our faith. Pero ang sinasabi ko dito, in the spiritual life, the currency is not our senses, it is faith. That is what we should desire. And si Jesus, it tells us na kung tayo ay may genuine faith, no matter how small, na compared sa mga ibang giants, we'll be able to do yung seemingly impossible na pinapagawa sa atin. Ito ang nag-u-joke sa'yo na gawin ang napakahirap na trabaho at utos ni Kristo sa mga disipulo. Tignan nyo, while a typical person will explode in his anger and seek cold-blooded revenge, only those who have faith will choose to forgive. Those who have faith, sila mag-choose na i-take yung path na Christ-pleasing and God-pleasing. Ang taong may faith, siya ang maipagkakatiwala niya sa Diyos, yung bitterness na nararamdaman niya. Aasa siya na ang Diyos na ang bahala sa taong nanakit sa kanya, sa injustices na nararanasan niya. He's not being blind sa justice. What he's doing is he's giving it to God, surrendering it to God. While he sees and understands through the eyes of faith na it is his job to forgive and God is the one who will judge that offender. Kakambal na natin ang paghahasik ng kasalanan upang maimpluwensya natin yung mga iba. Matisod sila. Sumama sila sa tribe natin, sa gusto nating mangyari. Lilid natin sila. But sino sa inyo ang pipigil sa inyo? Anong power ang pipigil sa inyo upang hindi mo gawin yung sarili mong interes, hindi mo ilid ang kapatid mo sa kasalanan at unahin mo yung kanyang spiritual na interes even at your own inconvenience.
Even sa iyong sarili na ikaw ay maapektuhan at mahihirapan. It is only through the eyes of faith that can see those things. What is easier, to correct other brethren about their sin or just to let them? Total, buhay naman nila yon. Basta pakialaman ko yung buhay ko. What will push a disciple na pagmalasakitan ng iba na nagkakasala kahit masabihan silang pakialamero? It is only by faith. Aminin ninyo, kapag meron tayong member na gustong umalis na o sundin ang mundo, we are offended pag hindi nagre-respond. Nagkakaroon tayo ng galit na parang wala naman, niloloko na lang tayo. Pero we still go to that person. Kahit na yung lahat ng mga signal, sinasabi niya, eto, parang wala nang interest. But you see, we continue because that is what the Word of God told us. And that is faith. Faith is taking God at His Word. This is what Jesus meant when He said that if you have a faith like a mustard seed, you can do the impossible. Hindi ito yung pagbibigay ng magical powers or license na i-treat mo ang Diyos as your genie or name it, claim it. Hindi ito mga parang secret sa buhay na victorious o masagana. No. This is about being able to do yung mahirap. Alam niyo, yung may isang British Army officer na naging prisoner ng mga Japanese noong World War II. Ang pangalan niya si Ernest Gordon. Pero si Ernest Gordon, halos siya ay mamatay na doon sa prison camp. Pero later on, naka-recover siya and then inabutan siya ng ebanghelyo. And then while he is a prisoner of war, siya ay naligtas. And then later on, nung siya ay nakatapos na ng lahat-lahat ng gera, nagsulat siya ng libro about forgiveness. Ang title niya is To End All Wars. At kinwento niya doon, nung sila daw ay naging Kristiyano, they always prayed the Lord's Prayer. At alam nyo, doon daw sa Lord's Prayer, bigla daw silang napapatigil. Hindi daw madali natapusin ang Lord's Prayer. And you know the reason bakit napakahirap tapusin ang Lord's Prayer? Because doon sa Lord's Prayer ay mga nakalagay na forgive us our sins as we forgive those who have sinned against us. And here are the Japanese, cruel. Ang ginagawa sa kanila, halos patayin sila, tinatrato sila ni hindi mga gamit, tinatrato sila bilang mga dumi. At ganito ang ipapanalangin nila at talagang struggle daw sa kanila. And yet, dahil sila ay naging Kristiyano, according sa testimony ni Ernest Gordon while they were in the prison camp on the River Kwai, they did forgive the Japanese. At nagtagumpay sila na kaya niya na patawarin ang mga Japanese. You know, in the scriptures, the people of faith are known to be forgivers. Kung ang puso mo hindi marunong magpatawad, it is a good opportunity for you to review yourself if you understand the gospel. This is a good time for you. Si Abraham, pinili niyang patawarin si Lot kahit na inabuse siya. Si Joseph, pinatawad ang kanyang mga brothers. Si Moses, nung nagrebelde si Miriam at si Aaron. At yung mga iba pang mga tao sa Old Testament at sa New Testament. In fact, ang tunay na magiging man of great faith is that person who will always be forgiving. Bakit yung kanyang strength ay different? So let me challenge you, remind yourself that the crucial prayer that you must own is the prayer that your faith will increase. Wow! Dami nating prayer na mag-increase. Lord, mag-increase naman ang sweldo ko. Mag-increase naman ang patience ko sa taong ito. Lagi parang, you know, biktima ka. Gusto mo mag-increase even yung following mo, influence mo. It is always about you. Kailan mo pagtutuunang pansin ang isang bagay na mas mahalaga? Why don't you pray, Lord, increase my faith? Did you know that it is one of your greatest needs? No matter how faithless this world is, the great commodity is faith.
yan pa rin ang pinakamahalagang possession. Not the vaccine, not money, not even yung fuel. This is our life as disciples in this world. Ang effective servant is the one who will not stop in pleading to God. Lord, strengthen my faith. Lord, increase my faith. You ask continually, Lord, rebuke mo yung unbelief. Eh, yung puso mo, napakabilis magduda sa salita ng Diyos. Hindi mo kailangan na mag-increase ng faith. Makapagsalita lang sa'yo ng ganito, nagiging bitter na tayo. Kailangan natin ang pananampalataya. Lalo tayo na napakabilis nating hindi magtiwala sa salita ng Diyos. Imagine mo, sinabi na ng Panginoon, mas mauuna pa na mawala ang mundong ito before that one tittle ng word ay hindi matupad. Yet, napaka-unbelieving. Napaka-punong-puno natin ng doubts. Mas mabilis tayo magduda sa Kanya kaysa sa sumampalataya. Mas automatic sa atin ang pairali ng ang worldly na nakasanayan natin. Na hindi tayo nagre-react in a Christian manner. Na hindi mo napapansin. For example, kapag may nagkakasala sa'yo, what happens is we automatically harbor bitterness. Kapag di ka lang napagbigyan sa gusto mo sa ministry, madalas may mga tao nagtatampo. O may iba pa na nawawala na lang bigla. Ganyan ka dahil hindi faith ang pinapairal mo. Alam mo kung anong pinapairal mo? Laman. Flesh. You are walking by sight. Kaya this is a warning sa mga nakasanayan na naglilingkod pero ang gamit ay flesh. This is Phariseeism, not Kristiyano. Hindi ito pagiging Kristiyano. Warning ito sa mga nauna na sa atin, tumagal na sa paglilingkod. Marahil, dinadaan mo na lamang yung paglilingkod mo. Alam ko na to, sanay na ako dito, mas nauna ako sa'yo. Alam mo, tinig ito ng pagmamataas. Hindi ito tinig ng apostol na nakita niya, napakahirap pala ng ministry. Napakahirap palang sundin. Well, let me give you some examples. Paano ba tayo umawit? Minsan, di ba, pag tayo maawit, mas na-emphasize yung magandang boses para lang mapansin. Externals, paano tayo tumulong? We want to publicize. Sumikat sa madla. Paano tayo magtama? Gusto natin in a way na hindi tayo nagiging patient, hindi muna tayo naging prayerful para lang lumitaw na ganito. Paano tayo sumamba? Physical preparation lang yung heart natin. Hindi natin minomortify, tinuturuan. Kaya kung ako sa'yo, kapatid, kung ang mga apostol na ito na ating mga heroes of the faith, nagmakaawa sila, magmakaawa ka na rin. Samahan mo ang mga apostol sa pagsunod or sa pagsigaw, Lord, increase my faith. Mahina at marupok tayo pagdating sa kasalanan. Umaasa ka lang naman sa rasyon ng pananampalataya, di ba? Umaasa ka lang sa rasyon ng biyaya. Sa totoo lang, itong Sunday na ito, ito yung siguro pinaka-sober na araw natin sa buong linggo. But sino sa atin ang hindi na-bombard ng kasalanan that you were tempted on your thoughts, mag-isip sa kapwa mo na masama, hindi mo ma-accomplish to? Sino sa atin? And during this Sunday, it appears na lumilitaw. Ito yung nagpapalitaw sa atin, no? Napakadami natin at napakatindi ng pangangailangan natin sa pananampalataya. And without faith, sabi ng Hebrews 11:6, it is impossible to please Him. For whoever would draw near to God must believe that He exists and He rewards those who seek Him. Alam nyo, kung kayo po ay wala kay Kristo, alam mo, wala kang relasyon kay Kristo, hindi ka papunta ng langit, hindi ka bahagi ng pamilya ng Diyos. Tingnan mo si Ernest Gordon, yung kinwento ko kanina. He was able to forgive the unforgivable, you know, simply because he looked on the cross. Kung wala ang cross, hindi natin kayang gawin to. We will devour each other. We will just take advantage of each other. Hindi tayo magpaparaya.
Nung kami sumama sa camp, may isang camp director na member dahil doon sa camp nila ganun. And then sabi niya, sumobra yung pera. Akala na nila na parang wala na. It's just kami na lang ang nagsabi na may malaking pera na ganito. This is a businessman. At sinabi niya, Pastor, ang ganda talaga ng Kristiyano, no? Hindi tayo nagugulangan. And this is the new creation. Because of the cross, pwede kang maligtas. Forgiveness is not impossible. Pwedeng mapatawad ang kasalanan mo. Ikaw na nasa ilalim ng puot ng banal na Diyos. Ikaw ay nilalang lamang, pero ikaw, ginawa mong soberano ang sarili mo. Kailangan mo ng tagapagligtas. Nananawagan ako dito sa mga anak namin o wala pa kay Kristo. Huwag niyong patigasin ang puso niyo. Baka iniisip niyo, kailangan niyo ay nag-attend kayo sa church. Maganda lahat ng yon. Makiisip niyo, nag-aaral kayo, pero ang pinakakailangan niyo, the greatest commodity is faith. Faith in Christ. It is not just the means. It is the only means para maligtas ka. May isang Croatian theologian ang pangalan ay si Miroslav Volf. Nag-public lecture siya about forgiveness. Yung sa forgiveness topic niya, eh nandun si German theologian Jürgen Moltmann. Sabi ni Jürgen Moltmann, bigla niyang sinabi kay Miroslav Volf, Mr. Volf, but sabi niya, can you embrace a setnik? Nagulat ang lahat at napatigil itong si Miroslav Volf. Nung narinig niyang, can you embrace a setnik? Word is setnik. In 1993, ang setnik ay ang pangalan ng mga Serbian fighters na nag-abuse at nag-desecrate sa mga tao at kalahi nitong theologian na ito. So, ito yung mga tao na nagpatuloy lang sa pag-ravage, ni-rape ang mga babae, pinaslang ang maraming mga kapamilya nila. Talagang na-challenge itong taong ito na si Miroslav Volf. Talagang kaya ko bang yakapin ang isang setnik? And then sa awa ng Diyos, reminding, he was able to say yes. But the question sa atin is, can you embrace your setnik? That person na pinakakinamumuhian mo. That person na marahil pinakagumawa ng injustice sa'yo. That person na pinaka nag-offend sa'yo. Can you embrace that setnik? According kay Christ, the answer is yes. Yes, because of the cross. Secondly, and lastly, to be faithful to God with all humility. Dito tayo lilitaw na nagre-rely talaga tayo sa Diyos. Basahin lang natin itong parable. Will any one of you has a servant plowing or keeping sheep say to him, when he has come in from the field, come at once and recline at table? Will he not rather say to him, prepare supper for me and dress properly and serve me while I eat and drink, and afterward you will eat and drink? Does he thank the servant because he did what was commanded? So you also, when you have done all that you were commanded, say, we are unworthy servants. We have only done what was our duty. You know, Christ answered their prayer or yung request nila na increase our faith by giving them a shocking parable that is offensive kahit kanino sa atin. Nakakagulat to. Because this parable is seemingly painting God bilang isang malupit na Diyos. Walang awa sa kanyang mga katulong, sa kanyang mga alipin. And here is the story, no? May isang slave na nagtatrabaho sa kanyang field, sa field ng isang mayaman, at pag-uwi daw niya sa hapon ay pinagsilbihan niya yung amo sa gabi. Sino daw magsasabi na dahil siya'y napagod, sasama na siya sa pagkain nila at hindi niya ipiprepare yon? No, ang sabi niya dito, no? Uutusan pa daw nung amo itong nagtrabaho whole day sa field at sasabihin niya, prepare mo na yung food ko at huwag kang sasama dito after kong kumain, doon ka kakain. Hindi man siya kakain, no? Kasama yung amo, and then dapat handa siya sa anumang kailangan ng kanyang boss, ng kanyang lord, habang siya ay kumakain. At ang pinakamasaklap dito para sa atin, sa modern sensibilities natin, abay, wala mang thank you. Wala na nga sigurong
sunusunod dito sa SSS o so kanuman, eh wala pang thank you para sa isang alipin na whole day sob-sob sa kanyang service. At anong conclusion? Matapos gawin daw ang lahat, anong sasabihin niya sa verse 10? Ang sabihin pa daw ay, "We are unworthy servants. We have only done what was our duty." Wow, this is unfair. Alam nyo, yung word na unworthy servants dito is the word akreos, useless. Ito yung Onesimus word na useful, tapos ito negative, useless. Kaya, kumbaga, oxymoron ang ginagamit. Eh kapag ikaw ay dulos, eh dapat profitable ka, pero useless servant. Tinawag ni Kristo na sabihin daw natin, useless servants tayo pag tapos na nating nagawa ang ating trabaho. Eh, di ba dapat useful ang slave, pero useless tayo? Na paano natin maintindihan to? Sa aking pag-aaral, napakaganda nung ginamit ni Phil Ryken. Sabi ni Ryken, yung restaurant daw, or si Brian Chappell, I mean, pareho sila. Sa restaurant, may expect kapag kakain ka sa restaurant, dahil dumating ka yung last order, eh nakita mo nagtrabaho na yung waiter, at dahil nagtrabaho siya ng buong araw, or napagalitan pa siya, at sobrang pagod na pagod siya, at ang dami mong in-order, napagod siya sa kakalagay ng pagkain mo doon sa table niya, sa table mo, and then after that, nung kakain na kayo, bigla mo napansin yung waiter, eh, nagdala siya ng isang upuan sa tabi mo, doon sa table, at nakita mo siya, bigla siyang pumosisyon at umupo. At may sarili siyang plate at binigyan niya ng napkin ang sarili niya, itatali niya. At siguro magugulat ka, sasabihin mo, teka muna, anong ginawa mo? Abay, teka po muna, pinaganda ako kayo. Napagod ako. Natural, kakain din ako. Kailangan, nandito ako. Sasagot mo sa kanya, teka muna. Yes, ginawa mo yung trabaho mo. Pero that doesn't give you the right na maging part ng table namin. That doesn't give you the right na magiging bahagi ka na ng meal na ito. Ang ginawa mo ay yung trabaho mo lang. Isa pang explanation, yung mga real estate broker, halimbawa, tinulungan ka makabili ng lupa, ng bahay, house, and lahat nandun na, tinulungan ka mag-move, pati yung mga truck, lahat ng ganon. At nung syempre, ine-enjoy mo na yung moment na nailagay na sa lahat ng yung gamit mo sa bahay, ang mangyayari is biglang dumating yung isa pang truck at nakita mo yung realtor mo, yung broker mo, sinabi niya, sasabihin mo, ba't nandito ka? Ay, titira na rin ako dyan. Sasabihin mo, teka muna, ba't ka titira dito? Sino nagbigay sa'yo ng right? Aba, tinulungan kita dyan. Ako yung nag-asikaso ng lahat. Pinaglingkuran kita. Binigyan kita ng lahat ng kailangan mo para makapunta ka dyan at ngayon, titira ako kasama mo. Sino sa atin ang papayag doon? Hindi ka papayag. And it's the same thing dito sa Panginoon, kung paanong hindi tayo nagkakaroon ng karapatan na maging bahagi ng pamilya o ng home ng ibang tao just because pinulfill nila yung pagiging waiter, yung tungkulin nila, yung pagiging real estate broker nila, ang alagad. Alam natin, hindi ka nagkakapwesto sa langit dahil lang tinupad mo ang tungkulin mo. God did not accept you just because you were an obedient servant of God. At ang sabi dito, dahil tinanggap ka ng Diyos, not because masipag ka o nagtatrabaho ka, nagmi-ministry ka, hindi dahil nagpapatawad ka sa kapatid mo, ikaw ay talagang dapat palakpakan na ng Diyos. In fact, ang dapat mo maging attitude is one of humility. And that is the point. A disciple who truly understands his place and duty will be filled with humility and sense of privilege. Hindi yung inaalipin. If our best work and goodness and works of righteousness, hindi makakapuwersa sa Diyos para baguhin o sagutin yung prayers natin, then we can never brag about our obedience. Hindi ganun ka-impressive sa Diyos ang iyong pagpapatawad ng kasalanan. Siguro, no, napaka-taas ng tingin natin. Yung kahit hindi natin sabihin, ano, patawad ko yan.
Lagi mong sasabihin, ay, na-rebuke ko yan, ay, nagawa ko ito. You think na-impress ang Panginoon? Sino palagay mo ang mas maraming pinatawad? Mas marami kang kasalanan. You're not doing anything na above doon sa dapat mong gawin. Humility ang dapat manaig sa ating paglilingkod dahil ang tunay na mapalad ay hindi ang Diyos, kundi tayo na pinaburan niya, na tayo ay maging alagad at makasama niya sa kaharian. Alam yung kabaligtaran lang naman ito, kung wala ka sa kaharian ay nasa papunta ka sa impyerno. Napakaganda nito. Being saved by grace through faith, relatively madaling intindihin. Tama po ba? It's easy to understand. Tayo mga mananampalataya for many years now, matagal na tayo. Oh, pastor, alam ko yan, by grace, through faith. But let me ask you, how about living by grace through faith? Not being saved by grace through faith. Naintindihan natin yon. Living the Christian life by grace through faith, yung katulad kanina. Magkaiba yan. That we will live and serve God not on the basis of my faithfulness and service. Ano to, Panginoon? Despite of the years of my faithfulness, gargantuan efforts of self-sacrifice, sa dami ko na, hundreds of thousands o million pa siguro na ibigay ko na sa gawain for the many years na nandito ako. Eh siyempre, Panginoon, great diligence ko sa ministry. I'm expecting something na treatment and blessing. Is this easy na hindi ka maghihintay ng blessing at treatment because of this? Or let me just quote Luther. According kay Luther, no. In fact, may ginamit si Luther na nasalita that I can relate to. Ang sabi niya, it is exceedingly hard and bitter. Masakit. Masakit kapag na-realize mo. Di ba na hindi ka tinitreat ng Diyos doon sa katapatan mo at hindi ka nagiging worthy because of your years of faithfulness. And I quote Luther. Pakinggan yung sabi ni Luther sa kanyang sermon, The Sum of the Christian Life. Even though we are now in faith, the heart is always ready to boast itself before God and say, after all, I have preached so long and lived so well and done so much. Surely He will take this into account. But it cannot be done. With men you may boast, but when you come before God, leave all that boasting at home and remember to appeal from justice to grace. But let anybody try this and we will see and experience how exceedingly hard and bitter it is for a man who all his life has been mired in his work of righteousness to pull himself out of it and with all his heart rise up through faith in this one mediator. I myself have been preaching and cultivating it, the message of grace, for almost 20 years and still I feel the old clinging dirt of wanting to deal so with God that I may contribute something so that He will have to give me His grace in exchange for my holiness. And still I cannot get into my head that I should surrender myself completely to sheer grace. Yet I know this is what I should and must do. This is the father of the Reformation saying, pati sa kanya kumakapit yung old dirt clinging to his heart. Lord, treat me because I am faithful. Treat mo ako sa aking katapatan. And then, kaya ba natin to that we will live as one who expects the grace and blessings of God to come down just because we are living holy lives and serving Him? Now, ang tanong dito, why is this? Hindi ba nakikita na Diyos ang sakripisyo mo? Ang pagtitiis mo? Yung hirap na binabata mo? Manhid ba ang Diyos? Is He blind already and unfair? No. We are the ones who are blind and unfair. We are blind to see that our works and His grace are completely two different things at two different qualities and different value. We cannot trade our best service for God's true holiness. Our best works will not remove our guilt. The strictest life will fail us. Let none in deeds or merits boast. But let us own the Holy Ghost, for He alone can change us only by grace.
Suppose meron kang isang sakong basahan na tela, punong-puno ng grasa, kalawang at dumi. Then you have one small box ng Kleenex tulad doon sa aking office, facial tissue. Which of one of you, doon sa dalawa, ilalagay mo sa bahay mo, ilalagay mo sa kwarto mo, yung isang sako na punong-puno ng basahan. And you know, sabi ng Isaiah 64, all our righteousnesses, plural, are just like filthy rags. Ang righteousness na binibigay ng Panginoon na yung maliit na yun na Kleenex, it's a different kind of righteousness. And so with the grace and acceptance of God, we cannot bribe His goodness and mercy by our service. Sasabihin natin, Lord, ang lupit mo naman. 50 years, 60 years ako mag-spend. Why is this so? Na sa kabila ng marami mong sakripisyo, napakahaba ng paglilingkod mo, hindi man lang siya magbabago ng treatment sa'yo because all of this? Yes! And you know why? Because He is just so merciful to you. God knows that there will come a time you will be weak. God knows there will come a time you will be called toward Him. You will leave your ministry, you will leave your post. You will lose that sweetness of your affection sometimes or even many times. And if you are being treated by God sa iyong righteousness, sa iyong katwiran, what will happen to you for the next 20, 30 years of your Christian life? Thank God, God treats me by His grace through faith. Hindi ako pwedeng magmayabang in my highs because there will come a time that I will be on my lows. You have the assurance and affection of love that will not diminish. You may at times doubt Christ. Why does not send you to hell? Pag nag-doubt ka, gusto mo i-send ka na yan sa impyerno? How many times do you think that you will try to disobey God for the next 20 or 50 years? How many times do you think that you will grow cold? Ilan sa naiisip mo for the next year, tatama rin ka. Palagay mo ang mga napunta sa kamunduan at nawala at na-discipline, they plan to be excommunicated in this church? Tatama rin kang manalangin. Tatama rin kang magpunta sa church. Imagine if you are relying on those good deeds for God's blessing upon you. Your next 20 or 50 years in this Christian life will be worse than the Israel's wilderness years. Sa Israel, they were destroyed, but at least they were preserved. But if you will ask to be treated sa ganitong paraan, let me tell you, if you want to be treated according sa iyong faithfulness, you will not last even the next 10 seconds. That challenge sa atin, after every duty you have accomplished for the Lord, thank Him twice or more for the opportunity. I am saying this with that knowledge. Ako na yung pinakamatagal sa membership dito. But that even, yung ganung fit, it's nothing. I cannot even boast sa ganung bagay. Because it would be hell if I will be asking God na ititreat ako sa ganun. Ito ang nais ni Jesus na makita sa lahat ng kanyang mga alagad. Di natin malikalimutan. Wala tayong kabuluhan. Kaya ang makasama ka lang sa mga hinirang ng Diyos is already a great privilege. Ipagpag natin yung mga dumidikit na kaisipan. Just because you are obedient, ikaw ay nakakaangat. Just because ikaw ay faithful ngayon, have you forgotten na napaka-cold mo dati? Na hindi ka makita sa church? Diba? Salamat at naging faithful ka, naging active ka ngayon. Pero dati, sakit ka rin naman ng ulo. This remains as the primary temptation sa atin, mga preachers, deacons, servants, pastors. Huwag tayong magantay ng kapalit mula sa Diyos. Isipin mo na lang, God did not make you a servant. You are in this kingdom of Satan, patungo impyerno. Nawawala na ba yung sense of amazement at yung privilege na ikaw ay naglilingkod sa Diyos ng Biblia? And to all members here, kumusta ang paglilingkod mo? Pasanin na lang ba sa'yo? Extra-extra na lang ba sa'yo?
Or do you really give your all? And if you give your all, watch out for your heart. Tell your heart, I will thank God because this is an opportunity. Members, how many times have we given up on the work of God because of this subtle and hidden entitlement? How many times na suddenly we left our tasks and ministries because we believe that God need to put us first into this perfect environment where we will be super appreciated, we will be treated perfectly or almost perfectly. Di natin matiis sa mga difficult people and difficult situations dahil deep inside, we always believe that we deserve better. Okay, I will minister and I will serve God, but don't ever forget to give me my credit. Matindi tayong maglingkod, pero mas matindi pala tayong maghanap ng credit. Gusto mo ang ministry, pero mas gusto pala natin ang recognition. Ilang beses na natin na naput at risk ang ministry simply because meron tayong dinagustuhan sa isang kapatid, sa pastor, o sa ibang kasama sa ministry. Again, all because we believe that we are always entitled. We should always be treated favorite, special, unworthy of correction. No, you're unworthy, but not of correction. You're unworthy like me to be part of this ministry. Pinagyayabang mo ang malupit mong ministry o sakripisyo, and napakaliit lang niyang kumpara sa uri at paglilingkod na deserve ni Kristo sa iyo. Ang deserve ni Kristo sa iyo 24/7 na dire-diretso naglilingkod ka, wala ka nang ginagawa. Ginagawa mo ba 'yon? O hindi mo nagagawa, then there is no reason for us na magmayabang. Mga kapatid or mga kaibigan namin na bisita, wala ka pa kay Kristo. Baka nakatingin ka sa pag-church mo, kabanalan mo. Very clear kay Luther at sa text, we will not be accepted into the family by our works. And that is good news because Jesus offers Himself, His gospel for us para sa kaligtasan. Huwag mong patigasin ang puso mo. I always will admire Nicholas Sinzendorf. Siya nagsabi na lagi naming i-remind kami mga preachers. Sabi niya, preach the gospel, die, and be forgotten. And thank God, naging part ka ng ministry, your unworthy life. So the more we rely on God, the more our faith increases and our humility cultivated. Let us pray. Father, what a reminder of who we are sa iyo. Hindi pala namin kayang gawin ang mga to sa lakas namin. At kung magawa man namin by your grace, by faith, hindi pa rin kami pwede magyabang because we have just done what we're supposed to do. We should be thanking you. We are already in the family of God. What grace. Salamat Lord, in-anticipate mo yung mga years namin in the future that we will be called sa'yo. At nawa, spare mo kami forever abandoning you and from degrading you and rebelling against you. But thank you, Lord, for considering our weakness. You will not treat us and you have never treated us according to our works. You have treated us according to your grace. Thank you, Lord. We ask this in Jesus' name.